Welcome back mga paps, boss, amo. So, ang share ko naman ngayong araw ay itong pag-upgrade ko ng aking mga module. So, sa mga previous video ko kasi, yung mini driving light ko, ito pa yung module na ginagamit ko noon, mga prototype, at itong isa naman sa dual contact horn. So, ngayon, pinagsama ko na siya sa isang module. So, eto na siya ngayon. May dual contact horn na to at mini driving light. Tapos nagdagdag lang ako ng selector switch para sa combo light niya kung saan mo gustong sumabay yung high beam mo, kung gusto mo sa stock na busina or sa malakas na busina. Pipindutin mase-select mo siya through dito sa maliit na switch na to. So dito sa module na to, same lang din yung mga pin configuration niya. So, ito yung low beam ng mini driving light, high beam, tapos itong pangatlo, ground, and then itong sumunod, pang-apat, ito yung low beam switch, high beam switch, at passing switch to. Ito, sa busina rin to ng stock mo na switch, kung hindi mo gagamitin itong dual contact horn. Pero pag maglalagay ka na rin ng dual contact horn mo rito, dito ka na maglalagay ngayon. Hindi mo na gagamitin to. Tapos, itong sa kanan naman, ito yung positive terminal. Diretso sa battery. Itong dito naman, ito yung negative or ground. Dito naman sa taas, ito yung stock switch. Dito yung halo switch, parang selector yon kung gusto mo ng malakas or gusto mo ng stock. At dito naman yung stock na busina at dito yung malakas na busina mo. So, ayan. So, i-install ko na siya ngayon sa motor ko. Bali, i-upgrade ko rin pala tong ano ko, tong busina ko. Naka-boss horn ako dati. So, papalitan ko siya ngayon ng PIAA. Eto. Yan. So, mag-upgrade ako ngayon ng PIAA horn. So, sa tingin ko mukhang mas okay ito. So, ito na. I-install ko na siya ngayon. So, ito. Nakalagay na yung PIAA horn. Then, yung module. Ayan, nag-wiring na rin ako. At nilagyan ko na ito. Glue stick para hindi pasokan ng tubig. Ayan. Ito, testingin ko na ngayon. Na-install ko na siya. Ayan, so ignition on. Pag on ng ignition, makakapag-passing ka na. Ayan. So, ito, low beam, passing. High beam, makakapag-passing pa din. Ayan. So, yung combo light, stuck muna. Ayan, naka-off tong selector switch. Off. So, busina. Ayan. Combo light. Next, itong pinindot ko tong halo switch dito, yung para sa malakas na busina. Yun. So, gumagana pa rin siya ng maayos. So, abangan nyo po mga ang aking susunod na video. Maglalagay ako ng ilaw or LED dito sa loob ng radiator cover. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking account, paki-like po, share, and subscribe po sa aking YouTube account. So, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.